So, ayun mga kapoche. Magandang hapon. pupunta tayo ngayon ng ospital. Tawag dito, magpapa-check up tayo. Gawa nga ng sumasakit yung ganito ko mga kapoche. Dito banda. Ano na siya, umigit 2 linggo na siya. Masakit. Natatakot ako. Kasi hindi naman siya Alam mo yung sakit na yung kumikirot, parang migraine. Ganon yung sakit niya. Pero dito siya mga kapoche, sa may dito banda, sa may likod ng tenga ko rito. Sumasakit siya. Siguro 2 linggo na. Hindi naman continuous yung sakit niya, pero pasulpot-sulpot, ganun. Sabi ko, pa-check up muna tayo at mahirap na yung nanguhula lang tayo ng di ba? So, sa sitwasyon natin ngayon, inakailangan, alagaan natin yung sarili natin. Bawal magkasakit, lalo na ulo, di ba? So, naisipan natin, punta tayo ng ospital ngayon. Malapit lang naman yung ospital dito. Lalakarin lang natin. So, pa-check up tayo doon. At para maliwanagan na rin tayo kung ano talaga itong nararamdaman ko rito sa may ulo ko. Hopefully, hindi naman ganun hindi ganun kalalasan. Sana. Gusto ko lang malinawan para at least, di ba? Nakaka-stress kasi mga kapoche, sa totoo lang. Alam mo yun? Yung isip ka ng isip kung bakit ano ba yung dahilan, ganun. So, punta tayo ng hospital. Tawid lang tayo. Holiday dito, bukas mga kapoche. Biyernes. So, dapat bukas na ng umaga. Kaya lang, wala naman akong tawag dito, may pasok naman ako. So, sabi ko, ngayon na lang para at least bukas wala nang hassle. May pasok kasi ako bukas tapos ang day off ko pa Sabado. Ngayon na lang, tawid lang tayo. Okay na panahon ngayon mga kapoche, hindi na ganun kalamig. Sisimula na ng tag-init. Summer na ulit. Agang nag-summer ngayon. Nung nakaraan taon gantong panahon, gantong buwan, malamig pa Ngayon malamig pa naman, pero hindi na ganun katulad dati talaga na sobrang lamig. Kaya na ngayon. Kita nyo, napapansin nyo, naka short sleeve na lang ako, t-shirts. Hindi na ako naka pangginaw jacket. Yun. Munti ko pang masalo yung bola. Asaluhin ko sana yung bola. Naglalaro ng cricket dito. Ngayon, lalaro. Kung sinalo ko yun, nakasali pa tuloy tayo. Yun. Ganda ng palo. Harin lang natin yan. Dito siya mga, pasulpot-sulpot lang siya. Kumikirot-kirot lang na gano'n. Pero hindi yung sunod-sunod. May pagkakataon na masakit, katulad ngayon, wala akong hindi ko masyado nararamdaman. Tulad naman, naglalakad, ganyan. Pero kapag nakatigil ka na, yari, nakahiga ka na, ganun. Doon, maarangkada yung niya. Yung parang, may nakadagan dito, parang ganun. Iniisip ko naman, baka high blood. Kasi nga, may history ako ng hypertension hindi naman akong hindi na ako umiinom ng ng tawag dito ng maintenance, baka ako dun pero gaya nga ng nasabi ko, di ba, mas maganda magpatingin sa espesyalista para yun ang yun ang maghuhusga, di ba? So, ayan, mamaya na lang ulit pagdating dun. 2 hours later.
So, ayun mga kapoche, pauwi na tayo, ano, ginabi na tayo. So, gaya nga ng sinasabi ko kanina, tama yung ano ko, yung spekulasyon. High blood. High blood. Yun ang ano, yun ang naging hatol. So, binigyan tayo ng gamot ng ano, tawag dito sa maintenance. Tapos binigyan din tayo ng gamot para sa ano naman, sa yung parang pag patuloy yung pananakit, yun ang iinumin. So, hypertension. Talagang ganun, talagang mahirap. Anyway, na kahit papaano nabigyan tayo ng ano, ng tawag dito ng liwanag, or nagkaroon tayo ng nalaman natin kung ano talaga yung sanhi. So, gaya nga sabi ko, mas maganda doktor talaga yung ano, yung titingin, di ba? Para at least hindi tayo nanguhula kung ano, di ba? So, at least ngayon alam na natin kung ano talaga yung sanhi. So, yun, maintenance. Bigyan tayo for 30 days tapos balik tayo sa kanya. Ganoon, para kung ano man yung ano, kung ano yung resulta after natin mag-take ng gamot. So, ganoon yung ano, usually naman tawag dito pag high blood ano eh. 'Di ba? Maraming bawal na ano. Natakot lang din talaga ako kasi syempre, 'di ba? Nandito tayo sa ibang bansa. Mahirap ang ano, 'di ba? Ikaw at ikaw lang din ang aasahan mo sa sarili mo eh. Kaya minabuti nating magpa-check up. So sana maging okay after natin mag-take ng gamot, after natin mag-take ng maintenance, maging okay ang ano, ang pakiramdam natin. Tulad ngayon, eto, naglalakad ako, wala naman ako nararamdaman. Pero kapag nagano ako, nasa higaan na ako dun. Dun nag-aalboruto. Gaya na sabi ko, hindi naman ganun talaga totally napakasakit. Ibig kaya lang, para nakaka-irritable, di ba? Nakaka-irita. Kaya yun. Lakad lang muna tayo. Ginabi na tayo. Ikot-ikot din naman tayo eh. So, pangalagaan natin ang ating mga sarili. Prevention is better than cure. Yeah. So, tayong mga OFW, tawag dito, ang ating puhunan, ang ating katawan. Kaya pangalagaan natin yan. Huwag puro trabaho. Kapag may nararamdaman, pumunta ng doktor, magpatingin. Para din sa atin yan. Kasi lahat ng mga nape, perang naipon natin, perang kinikita natin, walang patutunguhan yan. Kung may sakit ka naman, di ba? Lulustayin lang yan ang ano, sakit. So, yun, sa awa ng Diyos, okay. Nalapatan tayo ng gamot at naway maging ano tayo, maging mahusay. Yeah. So actually dati pa akong ano, may iniinom akong maintenance dati, kaya lang tinigil ko na. Dati, tagal na. Oops. Tawid tayo. Hypertension. Eh napaka-trader na sakit 'yan, nakakatakot 'yan. Walang pinipili. Eh bata kayo, matanda. Kaya kinakailangan agapan yan. So dito na tayo sa bahay mga kapoche. Salamat, salamat sa pagsama. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam.